Hello again guys, ito na yung update after ko makaharvest last March 16 sa tatlong pink oyster mushroom fruiting bags na nabili ko sa Shopee. At dahil hindi ako nakapag-scrape after ko mag-harvest last time, yun ang gagawin ko today. Sa pag-i-scrape, gagamit ako ng kutsilyo at para maiwasan ang contamination ng fruiting bags, dinisinfect ko muna ng alcohol yung kutsilyo. Sa pag-scrape, tinanggal ko lang yung part na feeling ko ugat ng mushroom na hinarvest ko nung nakaraan na parang may buo-buo sa loob at yun lang yung inalis ko. After ko mag-scrape, nag-spray lang ako ng alcohol sa gilid-gilid ng fruiting bag para ma-disinfect. Iningatan ko na hindi makapasok yung mist ng alcohol sa loob ng fruiting bags. Ngayon naman, nagpe-prepare ako ng gagamitin kong panglinis ng mushroom house. Ito lang ang gamit ko sa paglilinis. Tubig, sabon at bleach. Hindi ako gumagamit ng measurement, kumbaga tansya-tansya lang yung inilalagay ko dito sa timba. Una ko munang gagawin ay walisin yung na-scrape ko kanina bago ko buhusan ng tubig na may sabon at bleach. Ginagawa ko to para hindi magputik dito sa loob ng tinatawag ko na mushroom house. After ko maglinis ng lapag, i-sprayan ko yung pink oyster mushroom ng distilled water. At yung sa pader naman, gagamitan ko ng pinalamig na tubig na galing lang sa gripo. Ganito lang ako mag-spray, medyo malayo sa opening para maiwasan na magkaroon ng tubig sa loob ng fruiting bags. So again, ito yung batch 1 na in-order ko at sad to say wala pa rin siyang pinheads. Para mapanatili ko naman na medyo malamig at moist yung environment nitong mushroom house, ini-sprayan ko ng tubig yung mga pader. So, ginagawa ko to 3 beses sa loob ng isang araw.
kung mapapansin nyo, mas maputi na yung white oyster mushroom ng batch 2 kaysa dito sa batch 1. Tingin ko kailangan ko lang i-message si seller ng batch 1 kasi hindi ko alam kung anong nangyayari dito kung bakit medyo matagal yung pagputi ng fruiting bags. At dito na po nagtatapos ang aking video. Maraming salamat sa panonood.